Kilala lang one of the best and deadliest shooters sa PBA. Ang tahimik pero maingay ang mga pinapakawalang 3-point bombs ng nag-iisang si JV Casio. Mula kolehiyo, PBA at kahit sa international stage ay talaga namang napakinabangan ang taas ng basketball IQ at 3-point shooting ni Casio. Maingay man ngayon ang pangalan ni JV dahil sa pagkakatrade nito papuntang Blackwater, ay balikan muna natin noong tila nabuhayan si Casio at tila mag-isang patayin ang napakainit na kuponan ng Talk and Text. Pero bago tayo magpatuloy, ay pakilike naman ang video na ito at pakihit na din ang subscribe button. Salamat! Nag-umpisa nga ang PBA career ni JV Casio nang magpa siya itong mag-apply sa 2011 PBA draft at kinuha naman ng Powerade Tigers bilang kanilang first overall pick. Natalo man kay Paul Lee sa Rookie of the Year Award, ay sapat naman ang disenteng mga averages ni Casio na 11.9 points, 6.4 assists, 3.1 rebounds at 32% clip sa 3-point area para mapasama sa PBA All-Rookie Team at maging PBA All-Star. Dito ay kita na din ang mga matatalas at mga clutch 3-point conversions ng isang JV Casio. Napakaganda man ng performance sa Powerade ay taong 2012 ay napunta na si JV Casio sa kuponan ng Alaska Aces. November 2, 2012, laban ng Alaska kontra Red Hot Talk and Text ay matapos maghabol ng 11 points ng Aces ay dito na tila nabuhayan ng loob si JV Casio at ihabol sa undas ang Texters. Lagpas 3 minuto na lang ang natitira sa laro at lamang ang Talk and Text 83-77 ay dito na nag-umpisang magpakawala ng mga puntos si Casio. Matapos ang kanyang 4-point play na nagbigay buhay sa Aces ay kaagad din itong sinagot ng 3 ng dati ding kaalas na si Larry Ponasher. Ilang segundo lang ang lumipas ay umingay uli ang buong Araneta dahil sa walang ano-anong 3-point conversion ni Casio. Sa sumunod na play ay tila nabasa naman ni JV ang play ng Talk and Text at nakaagaw nga ng bola at sa sobrang tiwala sa kanyang 3-point shooting ay kahit fast break ay 3 pa din ang tinikada nito. Dahil nga sa 10 straight points ni Casio ay nakuha na ng Alaska ang kalamangan 87-86. From hero ay muntik namang maging zero si JV matapos ma-foul si Jimmy Alapag sa 3-point area at naipasok nga ni Mighty Mouse ang kanyang 3 free throws. 92 all, 5 segundo na lang ang natitira, ay dito na tuluyang tinapos at dungisan ni JV Casio ang malinis na 6-0 record ng Talk and Text. Sa inbound play ay kasunod ng pag-iwan ni JV kay Alapag ay nalusutan din ito ang mahusay na shot blocker na si Kelly Williams, lamang ang Alaska 94-92. 2 segundong natitira ay nasunod niya ng Talk and Text ang kanilang design play pero kahit napakalinis ng bitaw ni Fonacher ay inilabas naman ng ring ang bola. Panalo ang Alaska. Nang tanungin nga kung paanong tila nag-apoy ang mga kamay ni Casio ay sinabi lang nitong hindi niya din alam at maswerte lang at pumapasok ang kanyang mga tira. Tinapos nga ni JV Casio ang laro na mayroong 25 points, 4 assists at 6 na 3-point conversions. Isa talaga noon si JV Casio na mabigyan lang ng konting espasyo at masipat lang ang ring ay delikado ka na dahil sa dependable at deadly outside shooting nito. Marami mang malungkot sa pagkawala nito sa Aces ay masaya naman ang kampo ng Blackwater dahil kapansin-pansin mang bumaba na ang laro ni Casio ay hindi naman maitatanggi ang talino nito sa basketball at ang kanyang maaasahang 3-point shooting. Ikaw ka Dribble, isa ka din ba sa mga bumilib sa pagiging solidong 3-point shooter ng isang JV Casio?